The last time na nilalakay po natin mga kapatid, yung all things eternal are yours, yung buhay part 1. Yun po ay last June 3, mga kapatid. Natutunan po natin na sa ating po unang kapanganakan, tayo po ay ipinanganak na physical. Sabi nga natin, physical. Pero tayo po ay mga nakakilala na sa Panginoon, tayo po ay na-born again. So yung pangalawa po nating kapanganakan ay spiritual. Sabi nga natin, spiritual. So po yung ating buhay, isa pong physical at isa naman pong spiritual. Kung paano lumalago po tayo, napag-aralan natin last time, kung paano lumalago po tayo physically, sa magitan po ng ating physical senses, napakahalaga na tayo po ay lumalago rin spiritually sa ating pong buhay spiritual. O bakit po? Bakit po dapat lumalago po tayo sa ating buhay spiritual sa mga bagay na hindi nakikita? Napag-aralan po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, so we fix our eyes not on what is seen. No, nanonotice po ba natin mga kapatid, napapansin po ba natin na sa mundo ito, tayo po ay laging nakatuot sa mga bagay na nakikita. Ano? Kaya po kapag halimbawa kami po mga lalaki na parang minipis na yata ang aking noo. No? Nakita ko po halimbawa sa labing, minipis na ang aking noo. So therefore, dahil minipis na ang aking noo, gagawa ko ngayon ng paraan para matigil yung pagnipis ng aking noo. Na naman makikita sa bagay na nakikita. So therefore, gagawa ko ngayon ng paraan. So paano gagawin ko? Magsasalbo ko sumbero na lang ako. Kaya bibili ako sa easy shop ng ano, ng Nutri-BH. Yung pampatigil daw po ko ng pagiging pagnipis ng buho. Yan. No, bakit po? Because we fix our eyes on what is seen. Lagi po tayo nakatingin sa mga bagay na nakikita. Pero sabi ng Bible, huwag tayo po tumingin. No? But we fix our eyes not on what is seen, huwag daw sa nakikita, kundi on what is unseen. Bakit? Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Basahin nga po natin yung mga nakabold, mga kapatid. We fix our eyes on what is unseen, since what is unseen is eternal. No? So, sabi mo ng Bible, tumingin daw po tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Sabagat yung mga bagay na hindi nakikita po ang eternal. Hindi po siya temporary. Ang lahat ng bagay na nakikita, temporary lang. No? Even yung asawa mo, temporary lang yan, kahit mahal na mahal ko yan. Temporary lang. Lahat ng bagay na nakikita is temporary. Pero, what is unseen is eternal. So, the question is, how do we fix our eyes on the unseen eternal? Paano ko ngayon titingin dun sa isang bagay na hindi ko naman nakikita? Dito po ngayon papasok ang pananampalataya. Sabi mo natin, faith. No? Bakit po? Because only by faith, mga kapatid, that we could see the unseen. So, kung magitan lamang po ng pananampalataya, doon natin makikita ang mga bagay na hindi nakikita. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1 mula po sa Evangelical Heritage Version, faith is being sure about what we hope for, being convinced about things we do not see. No? Ang pananampalataya daw po ay pagiging tiyak sa mga bagay na inaasahan natin. Nakita mo na ba yung inaasahan mo? Hindi pa. Kaya nga siya unseen. No? Ang pananampalataya ay pagiging tiyak na yung inaasahan mo yun, totoo yun. No? So kung umaasa ka kapatid sa isang bagay na hindi pa nakikita ngayon, sabi ng Bible, totoo yun. No? Pagpatuloy mo yung faith mo. Faith is being convinced about things we do not see. Kaya po, kung sa physical na paglago, lumalago po tayo gamit yung ating mga physical senses, the sense of sight, the sense of hearing, the sense of touch, the sense of smell, and the sense of taste, lumalago rin tayo mga kapatid sa ating pong spiritual lives, magitan po ng paggamit ng faith. Because faith now sees the unseen. Therefore, yung mga bagay na eternal na ipinangako ng Diyos, pwede mo yung panghawak. Pwede yung sa iyo. Amen? Kaya ang title po natin, and we are now in the second part ng ating message, all things eternal are yours. Sabi ko nga sa kasabi mo, all things eternal are yours. Sa iyo, kapatid, ang lahat ng bagay na hindi nakikita, ang lahat ng bagay na eternal. No? So, kung mahalaga pala mga
kapatid, ang faith. Sapagkat kung magitan ng faith, ay doon ko matatanggap at doon ko makikita ang mga bagay na hindi nakikita. The question is, meron ba akong faith? Meron ba akong pananampalataya? Kasi mahalaga pala yung faith. Nakikita mo yung hindi ko nakikita. The question is, meron ba akong faith? Sabi mo sa akin, yes, meron. Bakit mga kapatid? Sapagkat kung naborn again po tayo, nakakilala po tayo sa Panginoon, pinaglagaan po tayo ng Diyos, bawat isa po sa atin, ng portion of faith. At sabi mo mga kapatid sa Romans chapter 12 verse 3, God has measured out a portion of faith to each one of you. Ang gusto po, sumuha ng isang portion ng pananampalataya. At inilagay ito po yun ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, natin, may pananampalataya na ako. Amen? So, nung naborn again po tayo, we heard the word of God, the word of Christ, and then we became born again, inubuan po tayo ng pananampalataya, portion of tayo ng faith. Kaya lang, in the passage of time, meron po mga Kristiyano na sinimulan sila, meron silang faith, pero magtatanong po, bakit yung isang Kristiyano yun? Isang taong pa lang nakakilala sa Panginoon, grabe na ang faith. Isang taong pa lang siya sa biyaya ng Diyos, isang taong pa lang siya sa gospel of grace, grabe na yung biyaya, yung pananampalataya niya. Pero bakit yung isa namang yun, 33 years old ng Kristiyano? 33 years na siyang Christian, bakit ang ngayon yung balat si Buyas pa siya? Bakit ang ngayon chismosa pa siya? O bakit ang ngayon meron ba? So makita po natin mga kapatid, kasi meron po mga lumalakad na nakapakinig po sila ng salita ng Diyos, no? Ina-apply po kagad nila yung kanilang faith. Lumalaki po ngayon yung faith nila. Yung narinig po nila, it increases their faith. Kaya sabi sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes from listening to this good news. Saan daw po nagagaling mga kapatid ang pananampalataya? Listening saan? Sa balita? Hindi ho, sa mabuting balita. Listening to this good news. Yung good news po doon po yung gospel. And notice mga kapatid na ang good news is about Christ. Usually, pagkipot po natin mga Kristiyano ito, Romans chapter 10 verse 17, ganito po ang pagkakapot natin. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Yun po lang natin sinasabi. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Pero, kung aaralin po natin mga kapatid, babalik po tayo sa original na salin. Ano po ba original na salin ng New Testament? Greek. Ano? Pag inaral mo yun, makikita mo mga kapatid, na hindi po word of God ang nakalagay po, kundi word of Christ. Hindi po word of God, kundi sabi po sa Greek, rematos Christos. Ibig sabihin mga kapatid, hindi word of God, faith comes from listening and listening to the message about the word of God, hindi, kundi about the word of Christ. At sabihin ng pastor, ano nga kinaiba ng word of God sa word of Christ? Pareho lang naman yun, the word of God is the word of Christ. Mali po mga kapatid. Because the word of God refers to the whole Bible. The Bible does not contain the Word of God. The Word of God is the Bible. The Bible is the Word of God. So pag sinabi kong the Word of God, mula yan sa Genesis hanggang Revelation. Yun yung Word of God. The Word of Christ naman mga kapatid is included in the Word of God. Why? Because the Word of Christ is the gospel of grace. The Word of Christ mga kapatid, the gospel of Jesus Christ. No? At ang faith, hindi po nanggagaling per se sa kabuuan ng Biblia sapagkat mayroon kang mga mababasa sa Bible, kapatid, na hindi makapagdadagdag ng pananampalataya sa iyo. In fact, mamamatay ka. Ano pong tinutukoy ko, mga kapatid? Pinag-aralan po natin ito yung Old Covenant. Kapag tayo po nagbasa ng Old Covenant o sinunod po yung mga kautosan ni Moises, mamamatay ka because it is a ministry of death. Therefore, it does not bring faith. So, hindi po Word of God per se ang nagdadala ng pananampalataya. Ang nagdadala ng pananampalataya ay yung ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. The Word of Christ. Sabi natin, Word of Christ. So, faith now comes from hearing and hearing the Word of Christ. Not the Word of God itself. The Word of Christ. Ibig sabihin, Pastor, hindi tayo magbabasa ng buong Bible. Eh, hindi, magbabasa tayo ng buong Bible. Binabasa po natin ang mula Genesis hanggang Revelation. Ako nga, nasa Isaiah ngayon.
binabasa ko po ang Isaiah. Ibig sabihin mga kapatid, nagbabasa po tayo ng buong Bible and yet meron po tayong lens ng finished work ni Jesus. Meron po tayong lens ng new covenant. Kahapon po meron po akong kausap, kagamalit taga-sipo na po siya ngayon. And sabi niya, Pastor, ibig sabihin ba, natapon natin yung Old Testament? I love the Old Testament. So nag-usap po kami sa Facebook, sabi ko, I also love the Old Testament. In fact, I love the whole Bible. Kaya lang, ngayon, there is a better way of reading the Word of God. Dati, pag nagbabasa po tayo ng Word of God, sinasabi natin, okay, mula Genesis hanggang Revelation, akin lahat yan. Kaya ngayon, inaangkin natin pati yung mga sumpa, inaangkin natin pati yung mga kautusan, inaangkin natin lahat yun. No, na parang bahagi tayo doon. Pero hindi mga kapatid, now that we have known that the cross is the dividing line between the New Testament and the Old Testament, nakita na po natin na pag nagbabasa na po tayo ng Bible, kailangan makita natin si Kristo sapagat si Kristo po ay nasa buong Bible. Amen mga kapatid? And so, gives you faith. What increases your faith? Faith comes from listening to this good news, the gospel of grace, the good news about Christ. Ang makapagpapalaki, makapagpapalalim ng pananampalataya mo kapatid ay ang balita tungkol kay Kristo. And so last time, review pa lang po yung kapatid, last time, nakita na po natin na meron po tayo mga eternal things na ibinigay po sa atin. Ano yung mga eternal things na ito, mga kapatid, ay sa atin dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Ano po yung mga kapatid? Una, the eternal God. Meron po tayong eternal God. Sabi naman natin, I have an eternal God. Meron akong isang Diyos na eternal. Isang Diyos na hindi sakot ng oras at panahon. At ang Diyos na ito ay may mga attributes. Meron po siyang mga katangian. At kung paano po ang Diyos na ito ay eternal, maging ang kanyang makatangian ay eternal din. Wala rin katapusan, hindi nasisira at hindi nauubos. E so sinimulan po natin mga kapatid, nakatatlo po tayo last June 3. Una mga kapatid, we learn that this eternal God, letter A, is infinite. He is self-existing. Pangalawa mga kapatid, natutunan natin that this eternal God, kapatid po natin, nagmamahal sa atin, is immutable. He never changes. Ibig sabihin, hindi po siya nagbabago. Ang Diyos ay hindi po nagdi-decrease ng kanyang katangian, ng intensity ng kanyang katangian, at hindi na rin siya nag-i-increase. Kung ang Diyos po ay wise ngayon, hindi siya mas magiging wiser. Bakit? Sapagat si God ay wisest. Amen? Wala na pong itatalino ang Diyos sapagat hindi po siya nagbabago. Kung mahal ka ng Diyos ngayon, kapatid, hindi ka na niya mas mamahal din mabukas. Sapagat hindi siya nagbabago, the same love na in-exercise na sa'yo nung ikaw'y makasalanan is also the same love that you are experiencing today. God never changes. Amen mga kapatid? Pwede mo natin palakpakan na mabuti natin Diyos? Hallelujah! Pangatlo mga kapatid, this eternal God is self-sufficient. It is if he has no needs. Natutunan natin last time mga kapatid, ng Diyos na ito mga kapatid, hindi kanya kailangan. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Amen? Kasi parang lumalabas na, sinasabi natin lagi, kailangan ako ng Diyos. Hindi mga kapatid, ang Diyos po ay nag-i-exist mag-isa. He has no needs. Hindi niya kinakailangan na may papalampak sa kanya o na may tatapit ng kanyang balikat o na may magagawa ng mga salita sa salita para he will feel good. Hindi mo mga kapatid, he is self-sufficient. He has no need. In fact, sabi mo nga sa katabi mo, ako ang may kailangan sa Diyos. Tama po kayo mga kapatid? Kailangan mo ba si God? Amen. Now, tuloy po natin ngayon. Talakayin po natin. Susunod na attributes pa po ng Diyos. Remember, God is for you. This eternal God is for you. Because of the finished work of Jesus, mga kapatid, on the cross, na po, nararanasan po natin ang mga katotohanan ito sa ating mga buhay ngayon. Pang-apat, this eternal God, letter D, is omnipotent. He is omnipotent. Ano po ibig sabihin ng omnipotent, mga kapatid? He is all-powerful. No? Wala ka pong mas magiging makapangyarihan pa sa Diyos na ito. Omnipotence means, mga kapatid, na anumang naisin ng Diyos, magagawa niya.
Anumang planuhin ng Diyos, mangyayari. Anumang layunin niya, magaganap. At wala pong makakapigil, mga kapatid, sa kanyang mga palakpala. Yung word na omnipotence comes from the Latin words omni means all, and potence na ibig sabihin naman po, mga kapatid, ay powerful. In scripture, is very clear that God is strong and mighty. No, ang Diyos po ay malakas at siya po ay makapangyarihan. Okay? Sinasabi rin po ng scripture that nothing is too hard for Him to accomplish. Wala pong mahirap sa Diyos. Sabihin natin, wala pong mahirap sa Diyos po. Wala pong mahirap sa Diyos. Often, mga kapatid, God is called Almighty. Ibig sabihin, He is described as the one who possesses all authority and all power. Ito po yung mga talata. Hindi na po natin nalisa-isa. If you're taking down notes, you can list them down. In that process, that God is able, ipukul ko lang po yung mula sa Amplified Translation, that God is able to do exceedingly, abundantly, above all we dare ask or think, infinitely beyond our highest hopes, prayers, desires, and dreams. Amen, mga kapatid? Meron ka bang inaasahan? Meron ka bang dinidesire-desire? God can outdo your desire. Amen? Kayang higitan ng Diyos ang lahat ng iniisip mo. Kayang higitan ng Diyos ang lahat ng pinagpapanuhan mo. Kayang higitan ng Diyos ang lahat ng ipinapanalangin mo. Amen, mga kapatid? Ganun po ang mga pangyari. Hallelujah! So, ang magandang balita ay ito, mga kapatid. Imagine mo natin, ang Diyos ko pala ay makapangyarihan sa lahat. What if kung ang Diyos ay masama? Lagot ang mundo. No? Biruin mo siya, wala na mas makapangyarihan sa kanya, pero masama siya. Ano nga yun? Lahat ng kapangyarihan niya, gagamitin niya para mapasama ka. Masama siya. Pero ang magandang balita nito, sabi ko, makinig ka. Ang magandang balita ko ito, mga kapatid, ang Diyos po natin ay mabuti. God is good. Therefore, because He is good, lahat po ng kapangyarihan niya katuon sa paggawa ng kabutihan towards you. Amen, mga kapatid? Hallelujah! Lahat po, mga kapatid, ibig sabihin, lahat po ng power ni Lord, lahat ng authority niya, kapatid, nakatuon sa paggawa ng kabutihan sa iyo. Basta't ang pinag-usapan, mga kapatid, ay makabubuti sa'yo, nandun si God. Basta't ang pinag-usapan, mga kapatid, ay yung lalong ikaaalwa ng buhay mo, yung lalong ikaaayos ng buhay mo, nandun ang Diyos. At ang kapangyarihan niya ay available para yari ito, maganap ito sa buhay mo. Because God is omnipotent. Amen, mga kapatid? Hallelujah! Next, letter E. Letter E, God, this eternal God, is omniscient. This eternal God is omniscient, meaning He is all-knowing. He is all-knowing. Alam po niya ang lahat. He knows everything. Alam po ng Diyos ang lahat-lahat po sa kanyang sarili. Alam po ng Diyos. Siya po ang source and author of all things. At dahil ganun, mga kapatid, ibig sabihin, kung anumang bagay na pwedeng alamin, alam na yun ng Diyos. Anumang bagay na pwedeng malaman, alam na yun ng Diyos. Malaking bagay, maliit na bagay, anything that existed in the past, in the present, and in the future, alam na po ng Diyos. Ano po sabi ng talata natin sa Isaiah chapter 4:9-10? Sabi doon, remember the things I have done in the past. For I alone am God. Sabi nga natin, I alone am God. I alone. Ano ang inamin ni Lord sa atin, mga kapatid? Meron ba po bang ibang Diyos? Wala na. Ano po ang tawag, mga kapatid? Sa kotse, hindi naman totoong kotse. Kotse, kotse. Ha, ano po ang tawag sa isang bahay na hindi naman totoong bahay? Ano po ang tawag, mga kapatid, sa isang tatay na hindi naman totoong tatay? Ano po ang tawag sa isang Diyos na hindi naman totoong Diyos? Diyos-Diyosan. Ano po, mga kapatid? At sa panahon natin ngayon, marami po nun. Hindi lang po tayo tumutukoy sa mga kahoy, sa mga semento, kundi maging sa ating mga sarili. You can be your own Diyos-Diyosa. Pero sa ng Bible, sino daw ang Diyos, mga kapatid? Yung ating Diyos. Sabi niya, I alone am God. I am God, and there is none like me. Walang katulad ko. Kaya ngayon awit natin, wala
katulad, di ba? Walang katulad ang Diyos. E bakit siya walang katulad? Tignan mo mga kapatid. Only I can tell you the future before it even happens. Wow! Sabi mo nga sa tayo mo, my God is already there. Amen, mga kapatid? And what a comfort, mga kapatid, to know that our God is already there. Amen? Hindi po siya naiiwan. Hindi yung parang may unknown future na darating, pagkatapos yung Diyos mo natin walang iiwan in the past. No, sabi ni God, nandun na sa future mo. Alam ko na yung mangyayari. Everything I plan will come to pass. For I do whatever I wish. Omnipotent siya, and He is omniscient. Amen, mga kapatid? Ang maganda po rin, mga kapatid. Because God is all-knowing, we can trust that He knows everything we're going through today. Alam ng Diyos kung ano pinagdadaanan mo ngayon. At nauunawaan ka niya, naiintindihan ka niya. Amen, mga kapatid? And so, huwag po tayo panghihina. Sige, palapat po natin si Lord. Hallelujah. Huwag po tayo panghihina at ang loob pag may dumasa at kumakasuliran din sa atin. Amen, mga kapatid? The more na lalo po tayong lumapit sa ating pagkunting Diyos. Hallelujah. Next, tingnan po natin yung susunod. Omnipresent. Hallelujah. Our God, our eternal God, is omnipresent. Ibig sabihin, He is always everywhere. Ang Diyos po natin ay nasa lahat ng dako. To be omnipresent, mga kapatid, is to be in all places and at all times. Ganda, no? Tingnan niyo po, let us notice these verses in the Old Testament telling us that God's ability to be everywhere is there all the time. Ano po ang sabi sa Psalm 139 verses 7 to 10? Sabi ko ng psalmist, where would I go to escape from you? Parang yung psalmist, siguro nagtatampo siya kay Lord, no? At sa pagtatampo niya sa Panginoon, gusto niyang taguan si Lord. Gusto niyang mawala, gusto niyang ano kay Lord. Diba? Kaya kung nakakaramdam nun, kung nakaramdam na ng mga kapatid, yun po minsan nagtatampo tayo kay God. Kasi mayroon kang inaasa ka sa akin, mayroon kang pinapag-pray, no? Alam mo na mabuti ang Diyos, kaya lang naiinip ka, at dahil sa inip mo, ay parang, you know, parang sinisigil mo si God, parang si Lord naman, parang nakasagod eh. Parang gano'n. And so, itong sacrifice na ito, parang sinabi niya, where could I go to escape from you? Where could I get away from your presence? Kaya parang ayaw niya, no? Yung presence ni Lord. And somehow, this speaks to us. Somehow, this nakaka-relate po tayo dito, mga kapatid, because there are instances in our lives, mga kapatid, na parang minsan naisip natin, no, na malayo tayo sa Diyos. Yung po yung nasa Old Testament, mamaya, tingnan po natin yung nasa New Covenant. So sabi doon sa verse 8, if I went up to heaven, ano sabi doon? Basahin nga po natin yung naka-bold. You would be there. If I lay down in the world of the dead, you would be there. Ano sabi sa verse 9? If I flew away beyond the east or lived in the farthest place in the west, ano sabi sa verse 10? You would be there to lead me. Isa pa, you would be there to help me. Oh, meron po ba siyang pwedeng takasan na lugar? Magtago ba siya mga kapatid sa closet? Nandun ba si God? Nandun si Lord, you know, you would be there. Bakit? Sapagat itong declaration ni Lord sa Jeremiah 23, verses 23 to 24, sabi doon, I am a God who is everywhere and not in one place only. Amen, mga kapatid? So, kung dumadating po yung mga panahon, mga kapatid, na napapahiwalay sa'yo yung mahal mo sa buhay, no, God is in you, mga kapatid, but kasama rin ang mahal mo sa buhay, si God. Amen? Amen po, mga kapatid? Because sabi ni God, no, I am everywhere and not in one place only. No one can hide where I cannot see them. Do you not know that I am everywhere? In heaven and on earth? Hallelujah. Yung po yung sinasabi sa lumang tipan na kautusan. Tingnan po natin, tawid po tayo after the cross. After the cross, tumawid po tayo, punta po tayo sa New Covenant, and then tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng Bible. Okay? So John chapter 14 verse 23, hindi pa po after the cross, it is before the cross, dahil buhay pa po si Jesus. Pero notice mga kapatid, sabi sa John 14:23, Jesus answered him, if anyone loves me,
He will keep my word, and my Father will love him. And, masahin nga po natin yung nakabuod, sabay-sabay. We will come to him and make our home with him. Okay? Sa yung we? Si Jesus at si Father. Ano sabi ni Jesus? We, the Father at the ako, we will come to him and make our home with him. Mga kapatid, yung bahay po yan sa labas, yan po ay para sa mata ko, yan ay isang bahay. Pero para sa mata ko, hindi ko yan tahanan. Bakit? Sapagkat pwede ako may matahan, yung nakapatid na po Alex doon sa isang kainan, pero pagkatapos kong kumain, uuwi ako. Nanggaling ako sa isang bahay, pero uuwi ako sa aking tahanan. At doon sa tahanan ko, hindi ko yun iiwan. Eh, mga kapatid, tignan niyo po yung sinabi ko. We will come to him and make our what? Home with him. Amen? God is at home with me. So, ibig sabihin kapatid, ikaw, dahil ikaw ay kay Kristo, kapatid, sino nakatira sa'yo? Sino nananahan sa'yo? Si Jesus at si Ama, no? Si God the Father and si Jesus Christ. Ang ganda ano po, mga kapatid, that God the Father and God the Son lives in us. Pero hindi po ako si Lord. Bakit? Ano sabi po sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16? Ang sabi po doon, do you not know and understand that you, mula po ito sa Amplified Translation, that you, the church, tayo daw po, are the temple of God. Tayo daw po as a whole, tayo ang templo ng Diyos. Po? And then sabi doon, and that the Spirit of God dwells permanently in you, collectively and individually. Ibig sabihin, hindi lamang po si God the Father at si God the Son ang nakatira sa atin ngayon. Ang nakatira rin sa atin ngayon, mga kapatid, ay ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, the Trinity resides in us. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit resides in the believer. And because God resides in us, ito ba nakaka-comfort po yun? Nakaka-comfort po yung mga kapatid sa atin kapag nalulungkot tayo. Nakaka-comfort po yung mga kapatid pag meron tayong mga struggles with our deep sorrow, nalulungkot na ito ay lonely mga kapatid. Isipin mo mga kapatid na ito ay totoo, ito naman talaga ay totoo, panampalatayanan mo mga kapatid na nakatira sa iyo ang Diyos. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit resides in you. In a very real way, God is not only near us, hindi nakalapit sa akin ang Diyos, nakatira sa akin ang Diyos. Amen? Sabihin mo natin, hindi nakalapit sa akin ang Diyos, nakatira siya sa akin mismo. Ano ba gusto mo? Malapit sa iyo ang Diyos o nakatira sa iyo ang Diyos? Nakatira sa iyo ang Diyos. And because of the finished work of Jesus, nandun na ang Diyos. Nakatira na siya sa iyo. At hindi siya aalis. At hindi kanya iiwan. Sarap mo ba? Good news po ba o bad news? Good news mga kapatid. Hallelujah. Thank you Lord. Good news mga kapatid. Next. Ang eternal God po natin ito mga kapatid ay holy. Holy. Magsasabi natin yung holy. Infinitely and unchangingly perfect. Kaya sabi ko sa Revelation chapter 4 verse 4, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Yung mong salit ng holy mga kapatid, ibig sabihin po ng sacred. Ibig sabihin po ng set apart. Napag-aralan na po natin ito pero balikan lang po natin. Ibig sabihin po ng holy, set apart, revered, or divine. Dahil po kay Kristo, tayo po ay inihiwalay na ng Diyos para sa Kanya. Amen? Sino po ang meron toothbrush dito, mga kapatid? Amen. Ay, may tinagpas ng kamay. Ano kasi yung iskoba? Sino po gumagamit ng toothbrush, mga kapatid? Ikaw lang? Sigurado ka? Hindi nakikitoothbrush yung ipis? So, tayo lang po ang nakakagamit ng toothbrush natin, mga kapatid. Yung toothbrush natin is set apart. It is sanctified. Yun ang very simple meaning nun. It is made holy para sa atin. Tayo lang yung nagamit nun. Ganun din po rin sa Bible, mga kapatid. Pag sinabing
Si God ay holy, hiwalay siya, nakahiwalay siya. No po, He is set apart. Kaya pag sinabi ng Bible na ikaw ay holy, you are now set apart. Pero kanino ka nakaset apart, kapatid? Para kanino ka nakaset apart? Kay God. Ano mo? The good news is, dahil po sa tinapos na gawa ni Kristo sa cross, hindi po na napiling si God lang ang holy. Tandaan po natin mga kapatid na nung lalaking po ni God si Adan at si Eva, asahin po doon, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Holy po ba si God? Yes. Kung nilalang si Adan at si Eva ayon sa wangis ng Diyos, holy rin ba si Adan at si Eva sa pasimula? Yes. Bakit? Sapagkat isinali ng Diyos sa tao ang katangian po niya. Kaya lang nangyari, alam na po natin, ang tao po ay bumagsak, nagkasala po ang tao, kaya kung lahat ngayon ang pumapasok na tao sa santibutan ay ipinapanganak na makasalanan. No? Tinanong na po natin po dati, ilang kasalanan ang gagawin mo para ituring kang kasalanan? Isa, yun ang karaniwang sagot. Pero alam na po natin na wala. Wala kang gagawin, kapatid. Bakit? Anong sabi sa Psalm 51 verse 5? Nasa sinapukulan pa lamang po tayo ng ating mga magulang, tayo ay makasalanan na. May ginawa na bang kasalanan yung baby? Kasi napukulan, wala pa. And yet, sabi ng Bible, sinful na raw po yun. So tayo po, hindi mo kinakailangan gumawa ng kasalanan para maging makasalanan. Wala ka pang ginagawa ng kasalanan. Ikaw ay makasalanan na sapagkat minana mo ang pagiging yung kalikasan ng maging makasalanan galing kay Eva at kay Adan. Ano po? Pero, ang matindi po ng mga kapatid, alam ko ba ninyo na-discover ko lang ulit, Psalm 58 verse 8, ano po na isulat. Ang sabi po doon, tayo daw po ay sinungaling na nakasinapupulan pa tayo ng ating mga magulang. Sinungaling na daw po tayo. Pero yun mga kapatid, Psalm 58 verse 8, pakitipin na lang ako. Pero yun mga kapatid, hindi ba po tayo nagsasalita, sinungaling na tayo? Bakit po? Kasi nga po nandun yung ating sin nature. Yung ating pagiging makasalanan. Pero kung magandang balita po, magandang balita, dumating mo yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito mga kapatid, hindi po mga kasalanan. Ang inaalis po ni Kristo, sin. Hindi po sins. Okay? Ano po kaiba, pastor, ng sin sa sins? Yung sin, yun po yung noun. Yung sins, yun po yung verb. Yung action. Yung sin, yun yung kalikasan. Yung sins, yun po yung ginagawa, bunga ng iyong kalikasan. Nung dumating po ang kordero ng Diyos na si Jesus Christ, ang inalis po niya ay yung pong sin. Check it po sa John chapter 1 verse 29. The Lamb of God who takes away the sin of the world. Ang tinanggal po ni Jesus mga kapatid ay yung sin nature. Hindi po yung sins na action. Yung sin nature. Imagine natin mga kapatid, kung ang tinanggal ni Jesus ay yung action, pero nandun pa rin yung nature, ano mangyayari? Ano mangyayari mga kapatid? Patuloy pa rin po tayong gagawa ng kasalanan. Mo? Pero ni Jesus Christ, nabago po yun sa krus, He took away the sin nature. Inalis po niya yung sin nature. Kaya ikaw kapatid ay hindi na ngayon makasalanan. Amen? Ikaw ay hindi na makasalanan. Sa sabi ng iba, I am a sinner saved by grace. I am a sinner saved by grace. Na parang bang, ano ba yung ibig ng M? Present tense ba yun o past tense? Present tense. So, yung ibig sinner ka pa. Ikaw ay makasalanan, naligtas lang ako ng biyaya. Hindi kapatid. Sabihin mo natin, I was a sinner. Sige po, I was a sinner. Saved by grace. Ako ay dating makasalanan. Ako. Bakit? Sapagkat nung napatay na po si Kristo, yung holiness po ni God, isinalin din po niya sa akin. Kaya ngayon, ikaw ngayon ay banal na. Tingnan niyo po mga kapatid. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 24.
Ephesians 4, verse 24. Put on the new self. Ano na po isusunod natin, mga kapatid? Bagong pagkatao. The new self. Ano po sabi sa 2 Corinthians 5:17? We are a new creation. Tayo ay bago ng nilalang. Ano nangyari sa luma nating pagkatao? The old has gone and the new has come. So therefore, do you still have the old self? Hindi na. Wala ka ng old self. Kaya ngayon, dahil ikaw ay mayroon ng new self. Now, yung pong new dyan sa 2 Corinthians 5:17, hindi ko yung Corinthians 4:24. If anyone is in Christ, he is a new creation. Meron po kasing dalawang Greek word para po sa word na new. Yung isa po na Greek word ay neos, na ang ibig sabihin po ay new but the same. New but the same. Yung isa namang Greek word ay kainos, na ang ibig sabihin po ay new but different. New but different. Bigyan po natin example. Halimbawa sabihin, Pastor, palitan na po natin yung pulpito natin, luma na. Luma na. Yan. O sige, sabi ko, palitan na po natin ng bago. Ano pong gusto nyo? Siguro tatanong po ganito. Ano pong gusto nyo yung bago? Neos o kainos? Pag sinabi natin neos, new but the same. Ibig sabihin, pag sinabi nyo, neos po, edi. Gagawin tayo ng bagong pulpito. Hindi na to, bagong pulpito, pero anong iyari? Ganito rin. The same. Pwede ibang design. Pwede pahaba naman. No? New and the same. Bago siya, pero yung pa rin. Yung iyari, yung palitan. Yun naman kainos. O sinabi naman, kainos po. Pwede ibig sabihin, bagong pulpito, pero different. So pwede pa sinabi natin kainos, anong iyari naman? Pwedeng kahoy, pwedeng metal, pwedeng papel, karton, basta bago at iba. Yung pong new creation, mga kapatid, yung word na new doon, hindi po neos. Hindi po new and the same, kundi kainos. New and different. Kaya ikaw na bagong nilalang, hindi ka pa umiral dati. Ulitin ko po. Ikaw na bagong nilalang ngayon, hindi ka pa umiral dati. You have never existed before. Ang nag-i-exist ngayon sa katawang iyan ay kainos. Bago at iba. Amen? Kaya ako sabi ng isang nag-aaral, a new kind of species that never existed before. A new kind of species that never existed before. That is, mga kapatid, the new creation. Ano? Kaya doon sabi sa Ephesians 4:24, put on now the new self. Isuot mo na ang bagong pagkatao. Sino po magsusuot, kapatid? Sino may responsibilidad na magsuot? Yung katabi mo ba? Hindi. Yung iba ba? Hindi. Ikaw ang magsusuot. Sabi mo sa katabi mo, ikaw mag-design. No? May bago pa lang nila lang, pero siyempre, ikaw magsusuot. Sino po ba ang nasa tamang isip na mga kapatid, ibinili ka na nga ng bagong bisikleta, sabi ko, pakisuot nga po sa akin. Anak, huwag na, 44 ka na eh. Ikaw na ang magsuot niyan. You are already 44 years old. So parang ganito rin po ito. You put on the new self. And notice this new self, mga kapatid. It is created. Tingnan po natin yung tense. Past tense, present tense, future tense. Past tense. Nalikha na po ba? Gawa na? Gawa na eh. Ano po? Hindi po sinabi daw it is being created na parang ngayon ka pa lamang magiging bago. Hindi rin sinabi will be created na parang naghihintay ako ngayon ng isang bagong dadating. No. It is already created. Tapos na. And notice mga kapatid kung paano po ito tinapos at kung paano po ito binikha. It was created to be like God. Ang new self na ito ay nilikha na, tapos na, naganap na, ipinasusuot mo na lamang sa iyo, at itong new self na ito ay gaya ng Diyos. In what? In true righteousness and holiness. Ano po?
So ang new self nito, ang bagong nilikhang ito na ipinasusuot sa akin ay kagaya ng Diyos sa kanyang kabanalan at sa kanyang katwiran. At yung kabanalan na tinutukoy dito, yung katwiran tinutukoy dito, hindi po false. It is what? True. Amen? Tanong, banal ka na? Yes. Tanong po, yung iba po kasi parang nakatingin lang na yan. Banal ka na, kapatid? Yes. Ulitin po natin, ha? Huwag po tayo malilito dito. Kasi ito po, dito po nakakalituhan sa mixture. Ang maraming Kristiyano po, nakatingin po kasi sila sa behavior. Sino po ang aamin, una na po ako, sino po ang aamin, na una na ako, no, na mayroon pa po maraming binabago sa buhay. Amen. Amen, mga kapatid. Oh, wala pong perfect. Wala pong taong perfect. Tayo po ay pinatawad lang, tayo po ay biniyayaan lang. So habang buhay tayo, mga kapatid, tayo po ay may mga kahinaan pang inaayos si Lord sa atin. Amen? Pero yung mga kahinaan yung mga kapatid, hindi ikaw yun. Sapagkat ang tunay na ikaw, kapatid, ay yung born again spirit na nakatira dyan sa katawan mo. Tandaan mo natin, mga kapatid, na born again sa atin ay ang ating espiritu. Sabi ni Jesus kay Nicodemus, flesh gives birth to flesh, and the spirit gives birth to spirit. Ang una nating kapanganakan ay laman. Kaya nung iniirita ko ng natin sa mundong ito, lahat po tayo ay laman. In fact, yung mga ibang laman po rito, 8 pounds. Yung iba namang laman dito, 3 pounds. No, yung ibang laman dito, 9 months. Yung ibang laman naman dito, 7 months. Tama, mga kapatid? Laman yun yung iniiring yun. Flesh gives birth to flesh. Pero nung na-born natin po tayo, mga kapatid, tandaan po natin, nakilala natin si Kristo, ang ipinanganak na muli ay hindi yung katawan mo. Tama po? Yes. Sapagat nung na-born again ka, yung pagyawat mo, nagsumpa rin naman. Sapagat nung na-born again ka, hindi ba ano pa sa akin, biglang gumanda yung katawan mo, nagkamasin ka, ang lalaki ka, at gumanda, naging balangkilitan mo yung dewa, kung ikaw yung nakapagin. Hindi, mga kapatid, wala na bago, tama? Therefore, hindi yung katawan ang na-born again, ang na-born again ay ang iyong spirito. Hindi rin ang iyong kaluluwa. The word soul comes from the Greek word psuche, na kung saan ginukuha natin yung English word na psychology, kaya sinabi po natin na yung soul, nandoon nakapaloob yung iyong emotions, yung iyong will, at yung iyong intellect. Hindi rin yun ang na-born again. Bakit? Sapagkat making hugot yun. No? At kinakailangan baguhin ang takbo ng isip mo. Tama, mga kapatid? So therefore, na-born again ay ang iyong spirito. At dahil ang iyong spirito ang na-born again, yun yung naging perfect. Sabi ko sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi ni God, I will give them a new spirit. So yung dati mong spirito, kapatid, na makasalanan, na sinful nature, namatay sa krus. Kasama ni Kristo. Kaya sinasabi ng iba, alam niyo mga kapatid, ipinagkaloob ko, binigay ko ang buhay ko kay God. Kapatid, mali. Yung binigay mong buhay kay God, hindi niya nagamit. Kasi makasalanan yun, kaya pinatay niya. Amen? Tapos, nung pinatay niya, kasama ni Kristo sa krus, binigyan ka niya ngayon ng isang bagong spirito. At yung bagong spirito ngayon, kapatid, ay holy, righteous, justified, ready for heaven. Kung mamamatay ka ngayon, kapatid, diretso ka sa langit. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Tano? Gusto mo ba? Ayaw ba natin? O, alam niyo po, marami na po kaming inilibing. Marami na po akong inilibing. At meron din pong maglilibing sa amin pagdating ng panahon. Pero wala pa pong inilibing na Kristiyano na idiniklarang perfect na itong Kristiyano. Alam mo itong Kristiyano ko, nung nasa kabakang ito, hindi na kuminit ang ulo niyan. Alam mo itong tahong ito, naku, talagang napakabait niya. Wala yan ako, hindi natutokso. No, hindi nagmumura, hindi nagsisinungaling. No, kapag sinabi mo, kumain po kayo, hindi mo nagsasabi, hindi mo kinong gusto ba? Hindi sinasabi yun, talagang kumakain siya. Dahil hindi siya sinungaling. Mga kapatid, wala pa pong Kristiyano namatay. Na namatay ng perfect na, talagang hindi na
nagkakasal. And yet, no po, pag nakatay na, ididiklara natin, alam niyo po, ito dahil sumampalataya kay Kristo, tumanggap kay Kristo, siya po ay kalong-kalong ngayon ng Diyos. Hallelujah. Ba't siya napunta sa dahil dahil sa performance niya? Hindi. Dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Yung pagiging anak natin ng Diyos, final na po yun. Final na. Ano po? Ibig sabihin, perfect na. You are forgiven, you are already complete, you are holy, you are righteous. Amen? Amen. Ngayon, ang tanong, bakit itong si, gamitin ko na si Anthony na lang. Bakit si Anthony ito? No? Ba't nakihit ang ulo? O ba't itong si Anthony ito ganyan, 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 ganyan? Yung nakikita po natin mga kapatid na sa katawan, yun po yung mga dapat na ayusin upang maging katulad nung ginagawa ng katawan yung tunay na kalikasan niya. Okay? Ang bawat isa po sa akin na born again na, holy na. Kaya lang, sabi ko ako kanina, aamin po tayo, mayroon po mga dapat ayusin pa dito sa ating katawan. Tama po? At meron ding dapat na ayos sa ating kaluluwa, sa ating emotion, sa ating mga isip. Tama ito mga kapatid. Therefore, doon po papasok ngayon yung renewing ng ating mind. Kaya sabi sa Romans chapter 12 verses 1 and 2 mga kapatid, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed. No? Ano ba ibig sabihin yung transformed mga kapatid? Galing po yun sa Greek word na metamorpho, kung saan ginukuha po natin yung ating English word na metamorphosis, kung saan ang isang uod ay nagiging butterfly. Yung uod po ba mga kapatid? Yes, bago maging butterfly. Ilang araw? Marami mga kapatid. Tama? Sabi ko sa katabi mo, huwag ka nung mainip sa pagbabago ko. Amen? Sabihin mo rin sa katabi mo, hindi rin ako naiinip sa pagbabago. Amen mga kapatid? Kasi ang nangyayari po in the Christian life, we become fruit inspectors. Nagiging fruit inspector po tayo. Na parang binabantayan po natin ng isa't isa at sinasabi natin, bakit ito si sister? Bakit ito si brother? Bakit ito born again yan? Bakit ganyan pa yung salita? Bakit ganyan pa yung ano? Bakit ganyan pa yan? Tayo po naiinip, nag-i-inspect tayo ng fruit ng isa't isa. Samantala mga kapatid, may nangyari na sa ugat. Ano po? Ano yung ugat? Yun yung ating spirit. May nangyari na, perfect na yun. Ligtas ka na. Binago ka na. Holy ka na. Righteous ka na. Kaya lang, hindi pa nakikita. Kaya dapat makita. Saan? Sa katawan. Tama mga kapatid? Ano nakikita kapatid? Bunga o ugat? Meron ba nagsabi, wow, ganda ng uga! Pag-uluya, ganda ng uga! Mali, ba nalang nasa binti mo? Grabe yung uga! Wala pa po nagsabi mga kapatid, ang ganda ng uga! Ang miss, ang sinasabi po natin, ganda ng bunga! Pero yung bunga mga kapatid, yun ay nagkaganong dahil sa uga. Amen mga kapatid? Eh ngayon, sa ugat ng ating pagka-Kristiyano, we are already holy. We are already righteous. At yun mga kapatid, in a matter of time, habang nagbabago po tayo ng ating isip, nag-renew tayo ng ating isip, lalabas at lalabas yun sa iyong katawan. Amen mga kapatid? Kaya sabi sa Ephesians, hindi ko na po sinulat, I am now preaching mga kapatid as God leads. Ephesians chapter 5 verse 8 mga kapatid, ang sabi ko doon, you were once darkness, but now you are light. Therefore, walk as children of light. Notice mga kapatid, hindi yung sinabi ko, you were once in darkness, meaning yung in is a preposition of location. Hindi ko mga kapatid. Ang sabi ko doon, you were once darkness. Dati kayo ay kadiliman. Tignan mo yung katabi mo. Dati yun. No? Ikaw ay dilim. Yun ang sabi. Pero ngayon, ikaw ay liwanag. Yung mga kapatid, hindi sinabing ikaw ay nasa liwanag. Ang sabi, ikaw ay liwanag. In fact, si Jesus mismo nagsasabi sa Matthew chapter 5 that you are the what? The light of the world. Hindi sinabing you are in
the light of the world. You are the light of the world. Amen? Ano pa kayo dahil kay Kristo, kapatid? Liwanag. Therefore, kung itutuloy mo Ephesians 5 verse 8, walk. Kasi yun na yung identity mo, yun na yung kalikasan mo, bago ka nang nilalang, you put on the new self now, you can walk as children of light. Hallelujah! Humbling kita before God. Nasabihin mo sa Diyos, Lord, salamat po na binago mo na ako inside. Amen? Sabihin mo natin, I am brand new inside. At hindi ako naiinip. Amen? We are already brand new inside. Why? Jesus is inside. God is inside. The Holy Spirit is inside. Now let us not be impatient of the development of that uod into a flying butterfly. Amen, mga kapatid? Sabagat dadating at dadating din yun. Dito ngayon papasok yung kaibahan ng isa't isa. Kasi yung iba ang galing mag-renew ng mind. Pag-isip pala sa umaga, nagbabasa na ng word. Nagbabasa na ng word. Nag-pray na, ito ng mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya yung nababasa po nila, i-reduce their mind. Nagiging katulad po sila, nagiging lalo silang mamukha ni Kristo sa kanilang behavior. Nakikita nila, mga kapatid, kung paano lumakad sa light. Pero yung iba naman, no, wala po rito yun eh. Yung mga ganong klase ng Kristiyano, wala rito. Yung po bang gigising sa pagising sa umaga, ang gagawin kagad, eh, iisipin kagad, patrakauwi niya, no, iisising kagad yung lababo, o yung ano, no, meron siya kagad mga gamit. Tapos mamaya-maya, doon pa siya yung tanghan. Hindi pa siya nakapagbasa ng salita ng Diyos. Tapos hapon na, hindi pa siya nakapagbasa ng salita ng Diyos. Gabi na, tapos pagod na siya. Sabi niya, Lord, bukas na lang po. Tapos yung umiti niya ulit. Walang chance to renewal of the mind. The renewal of the mind, mga kapatid, happens when you read the Word of God and the Holy Spirit who is residing in you explains the Word of God and leads it to you. Amen, mga kapatid. Pero ang makakagawa lang nun ikaw, kung sa tabi, ikaw lang. Ikaw ang bigay ng may kapal. Ikaw lang. Ikaw lang makakagawa. Kaya sabi ko doon, you put on the new self. Kaya tingnan niyo kung sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15. 1 Peter chapter 1 verse 15. Hindi, atras po tayo makakagawa. Doon sa Corinthians, ang ganda po lang. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Alam niyo po yung aklat pa, yung church po sa Corinto, yan po ay isa sa mga pinakakaronal na church. Yan po ay isang klase ng church na born again na po sila, kaya lang hindi po nakikita sa buhay nila dahil ang dami-dami po nilang pag-aaway. Lagi sila nag-division, lagi silang nag-aaway. Kaya, kung titignan mo, ano naman ito mga ito? Born again na, pero mag-ganito. And yan, tignan niyo po ang address kanila ni Pablo sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Sa mga ginawang banal kay Cristo Jesus. Tapos na po ba o gagawin pa? Tapos na. Kung ginawa ng banal, banal na ka. O banal na, tinatanggap mo pa. Amen. Nasa iyo, kapatid. Ginawa na lang banal eh, kay Kristo. At hindi lang ginawang banal, kundi tinawag na banal. Tinawag na, tatawagin pa lang o tinatawag na banal. Tinawag na, tapos na. Ano po? Sinabi na ni God, banal. At sino nagdeklara? Si God. And then sabi doon, kasama ng lahat na nasa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Kristo na kanila at ating Panginoon. Sa English, mga kapatid, sila daw po ay tinawag na saints. They were sanctified. Ano po? Itong mga saints na ito. Kaya ulitin ko natin, mga kapatid, sa labas, sa mundo po, ang mga saints ay yung ginagawang saint. Pero dito po, mga kapatid, sa Bible, makikita po natin, ang gumagawa sa isang tao na maging saint ay si God. Pag sinampalatayaan mo si Jesus Christ, you are now called a saint, a set apart one, a sanctified one. Amen? Again, tawagin mo nga yung katabi mo, sabihin mo yung pangalan niya, sabihin mo, hello, saint. Tapos sabihin mo yung pangalan niya. Amen? You are a saint. Ibo? Saint po tayo. Napansinin niyo ba, mga kapatid? Itong mga saint na ito, mga kapatid,
Sila po ang tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Bible po, ang saint, yun ang tumatawag. Pero minsan sa mundo, ang nangyayari, yung kinikilalang saint, yun ang tinatawagan. Naku po natin, galing din po ako doon, galing din po marahil marami sa atin doon, na yung saint, tinatawagan. Pero sa ating Bible, itong mga saint na ito, sila ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At sila daw po ay banal. At sila po ay tinatawag na banal. Sabi sa katabi mo, at ikaw yun. Bakit? Dahil sa galing mo. Hindi ka patitindi dahil sa galing mo. Dahil sa galing ni Jesus Christ. Dahil sa tinapos niyang gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Letter H. Tingnan pa natin yung susunod. This eternal God, may napulog po ba tayo kahit konti? This eternal God is wise. He is full of perfect unchanging wisdom. Napakatalino po ng Diyos na ito. Amen? Punong-punong po siya ng karunungan. Kung titignan mo na lang kapatid yung design ng katawan mo, grabe, makikita mo, talino talaga ng Diyos. No po? Bakit yung aking mga dalili hindi pantay-pantay? What kung pinagpantay-pantay lahat ni Lord Jesus? Ano kaya itsura nun? Kasi pantay ng supply, yung pantay-pantay, ito, yung tambo, nandun din, pantay-pantay lang. Paano kaya magkakamay? Di po ba? Pero dinisign ka ni Lord, nilagyan niya ng ano, ng kilay. Para sa ano kilay? Ayitin mo nga ang kilay ko. Para sa ano kilay, mga kapatid? Para magiging pinapawisan ng konti dito, mga kapatid, kung tumulo dyan, sasalunin mo, kilay, hindi diretso kapatid sa mata mo, sapagat ang luha ay bahap. Hindi. Tama mga kapatid. Ay, ano? Yung luha. Bakit luha mo na dito? Iyak-iyak ka, nalukuha ka. Bakit? Tilagyan kayo kasi ng tear duct. Diyan. No? Tilagyan kayo ng tear duct na ibang sa para po sa iba sa atin nung paglumuha, galing dito sa kanan, hindi ka kumakawit sa kanila. Ano po? Ako po minsan paglumuha, no? Kasi medyo pangu eh, no? Paglumuha, tumakawit dito. Pero kung matalino ka, at magkama sa inyo mo, pag dito lumabas yung luha, diretso. Hindi siya makatawid. Pero magkakit siya mababa yung inyo mo, bumagsak dito, kung tumatawid dito. Kasi tumatawid dito dito kasi walang bridge. Ang talino ni Lord, mga kapatid. Ano po? Bakit dapat ang talino ni Lord? Kasi nga, he is full of perfect unchanging wisdom. Kasi wisdom, mga kapatid, is more than just technology and intelligence. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ang dami na pong matalino. Madami na pong, maraming alam. I-google mo lang, alam mo na eh. Nako? Pero hindi po yun ang kailangan natin sa mundo natin ngayon, yung talino lang. Kailangan po natin ay wisdom. Wisdom, mga kapatid, a truly wise person is someone who understands all the facts and makes the best decisions. Ang isang taong wise uses his heart, his soul, his mind, mga kapatid, together with his skill niya, tsaka yung competence niya, para lang makagawa siya ng isang namang decision. Pero alam mo ba rin, mga kapatid, na yung pinakamatalinong tao walang binatbat sa pinakamatalinong Diyos. Amen. Amen, mga kapatid. Si Solomon, mga kapatid, ano po, ay pinakamatalinong tao. And yet, no, yung talino po niya, wala po sakaling ingat, marunong pa. Wala sakaling ingat ng Diyos. Ano po? Ang sabi sa Romans chapter 11 verse 33, mula po sa The Voice. We cannot wrap our minds around God's wisdom. Wow! Hindi maakap ng aking kaisipan. Hindi ko magets. Hindi ko maintindihan talaga lubos na maunawaan yung wisdom and knowledge ng Diyos. Yung lalim nito, its depths can never be measured. We cannot understand His judgment or explain the mysterious ways that He works. Hindi ko siya makuha. And alam niyo po mga kapatid, para po sa iba, kinakabahan po sila. Sa ibang Kristiyan, kinakabahan po sila, hindi natin makuha ang Diyos.
Hindi natin maintindihan ng Diyos. Pero para sa akin, mga kapatid, I am so comfortable na hindi ko makuha ang Diyos. Why? Because kung makukuha ko ang Diyos, hindi na siya Diyos. Kung makukuha ko ang Diyos, mawawalan na ako ng oo in worshiping Him. Kung maiintindihan ko pala ng lubos-lubosan ng Diyos at makukuha ko kung talagang sinong-sino siya ng lubos-lubos, mga kapatid, there is now no one there. Kaya I am comfortable na sinasabi ng Bible, I cannot wrap my mind around God's wisdom and knowledge. At kung ano man ang alam ko sa Diyos ngayon, yun yung mga bagay, mga kapatid, na ipinapahintulot ng Diyos na malaman natin. Eh, mga kapatid, sabi sa katayin mo, at yun ay sapat na. Kaya comfortable ako sa isang Diyos na hindi ko siya makukuha. At kung ano man yung naiintindihan ko sa Kanya, eh, so be it. Yun yung naiintindihan ko sa Kanya at sapat na po yun. Sapagat I and God have an eternity para magkaintindihan kami pag nandun na. Eh, mga kapatid, hindi magpa-explain ka kay God pag nandun ka na. You have so many millions of years, no? Yung unending na pagsasama at maraming time para explain si Lord sa atin. God is infinitely wise and consistently wise and perfectly wise. He is wise. At alam mo niya kung paano pagagandahin lalo ang ating mga buhay, siya nakapalak. So therefore, lapit po tayo sa Kanya. Eh, mga kapatid, dahil sa sa katayon, mas magaling si God kaysa sa akin. Huwag po tayo magdudulong-dulungan, mas marunong si Lord kaysa sa akin. At ang marunong na Diyos na ito ay letter I, faithful. He is infinitely, unchangingly true. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful. Meaning, He is reliable. He is trustworthy and ever true to His promise. He can be depended on. Pwede mo siyang pagtiwalaan. Pwede mo siyang pagkatiwalaan. Pwede mong ilagak sa Kanya. Pwede mong ibigay sa Kanya yung bigat ng mga kung ano man yung nagpapabigat sa iyo. Why? Sabi po doon, God is faithful. And through Him, you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Oh, ang ganda, no? Faithful siya, tapos yung faithfulness niya, inilalapit niya, iniluluhog niya sa iyo. Anak, faithful ako. Tapos, eto nga pala, natapos na ang gawa ng aking anak na si Jesus Cristo. I am now calling you to have fellowship with my Son. I am faithful. Sino ba naman nangihintitan, kapatid? Amen? Faithful ang Diyos na ito at tinatawag niya tayo upang lalong magkaroon ng mas malalim pang pagkakilala sa ating Panginoong Jesus Cristo. At siya po natapat na nagligtas po sa atin ay tapat din pananatiling ligtas tayo. Amen? Dito po ngayon nagkakaroon ng pagkakaiba. Bakit? Sapagkat dati po, marami po nananampalataya at iniwala na mawawala po yung kanilang kaligtasan. Sabi mo ng iba, oh, yan, naligtas ako, pero kailangan talaga magsumikap ako para talagang manatili akong ligtas. As if, mga kapatid, na yung kaligtasan ay galing sa'yo. Diba? Sabi po ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, mga kapatid, wala po dyan. Hindi na lang po ng Panginoon. For it is by grace you have been saved through faith. Sa magitan po ng biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas dahil sa ating pananampalataya. And that is not of yourselves. Ano yung that dun, mga kapatid? Yung faith. Yung pananampalataya po natin hindi galing sa iyo. Bakit? Sapagkat dati, tinuturo po natin na ang kaligtasan po ay 50% kay God, tapos 50% sa atin. Na parang sinasabi natin, okay, si God, nagbigay na siya ng grace, tapos ngayon, ikaw naman, 50%, manampalataya ka para magkaroon ng kaligtasan. Pero hindi po, mga kapatid, sapagkat sa context po ng talata, makikita po natin na even yung faith na ipangsasampalataya mo, galing kanino? Kay God. Bakit galing kay God? Kasi patay ka. Kung pag-aaralan mo yung konteksto doon sa Ephesians chapter 2 verse 1, makikita mo na ikaw ay patay dahil sa iyong mga pagsalaksa. Pwede mo manampalataya ang isang patay? Hindi. Therefore, paano maliligtas yung patay?
maliban na lang kung siya po ay lagyan ng pananampalataya ng Diyos. Amen? Therefore, sa pag-aaral po natin ngayon, makikita po natin mga kapatid na ang salvation is talagang galing sa Diyos. So that no one will lose. Kasi pag sinabi natin, naligtas ako kasi nanampalataya ako eh. Are you interesting? Pwede kang mag-lose? Yes, kasi nanampalataya ko. Pero pag sinabi mo, kaya naman ako nanampalataya kasi binigyan din ako ni Lord ng pananampalataya. Meron ka ba ipagyayabang? Wala na. So ang salvation mga kapatid is not 50-50, 50% part ng Diyos at 50% part ng tao. Salvation is 100% part ng Diyos. Amen? At kaya ka lang nakapanampalataya mga kapatid ay dahil nilagyan ka ng Diyos. Ikaw na patay ay binuhay ng Diyos at nilagyan ka niya ng pananampalataya. At ang bait ng Diyos mga kapatid. And this God mga kapatid na nagligtas po sa atin, He is faithful. Siya po ay tapat. He is immutable. He never changes. Totoo po siya. Tiyak ang mga pangako niya. Mapananganan po siya. At lahat po na nagtitiwala sa kanya, hindi po mabibigo. Nagtitiwala ka pa kay Lord? Yes. Hindi kanya bibiguin na pati. He is faithful. Amen. Lastly, this God, mga kapatid, is good. Ang Diyos po natin, mga kapatid, ay mabuti. Letter G. Yan. He is infinitely, unchangingly kind and full of goodwill. Kaya pakanyaya sa atin ng Psalm 34 verse 8. Taste and see that the Lord is good. Taste and see. Nung inanilahan po tayo ng psalmist, nung tikman niyo ang Diyos. Sige, subukan ninyo ang Diyos. At makikita ninyo na siya ay mabuti. Kaya ang sabi ng pangalawang bahagi ng talata, blessed is the one who takes refuge in Him. What? Are you taking refuge in this good God? Amen. No? Kasi iba kung saan po nagtitik ng refuge. Kung saan sumisilong. Kung saan po humihingi ng tulong. Pero ito, sabi ng Bible, the Lord is good. The psalmist is inviting us, mga kapatid, not just to believe that God is good, but to experience His goodness. Balikan po natin itong mga ilang talata. Ito na alam na rin po natin, mga kapatid, so that we could be reminded. No po? The Lord, sabi sa Psalm 145 verse 9, the Lord is good to all. Ang Diyos po ba ay mabuti kanino? Sa lahat. No po? Kaya pinag-uulan ng Diyos, no? Nagpapaulan ng Diyos sa mabuti at sa masama. Nagpapasikat siya ng araw sa mabuti at sa masama. Ang tawag po rito mga kapatid ay common grace. Common grace. Ibig sabihin, it is the grace that is for everybody. Because God is good to all. May hapon ang Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Pero, less mga kapatid na haman, maiwan lang tayo dun sa revelation that God is good to all. No, sabihin mo, oh, God is good to all, but maybe God is not good to me. No po, hindi makatawid. Kasi pag sinabi mo sa kanya, mabuti ba ang Diyos? Sabihin niya, oh, mabuti ang Diyos. Sa kanila. Pero sa akin, hindi. No po? Pero ang sabi ng Bible mga kapatid, God is not only good to all. Sabi ng Psalm 119 verse 65, you have kept your promise, Lord, and you are good to me. Amen? Personal na. Sabihin natin, God is good to all? Sabihin natin, God is good to me. Amen. Yun po yung magandang revelation. Tumawid po tayo mula po dun sa pagiging mabuti ng Diyos para sa lahat. Tumawid po tayo upang makita po natin personally that God is good to me. And so whatever is happening in your life, mga kapatid, hindi ko po alam, hindi natin alam, tanging kayo lang ng Diyos ang nakakaalam, God is good to you. No po? And under the new covenant of grace, mga kapatid, because of the finished work of Jesus on the cross and His resurrection, ipinapadama po ng Diyos ang Kanyang goodness lalo sa atin. Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Kinawag ka ng Diyos dahil sa Kanyang kabutihan. Amen mga kapatid. Napakabuti po ng Diyos. And we pray na patuloy nating maranasan ang kabutihan ng ating Diyos. Amen? In conclusion mga kapatid, conclusion.
Because our eternal God owns us. Ang Diyos na may-ari sa amin as His children. The same also can be said na siya po ay sa atin. No? Kung paano po sabi sa Solomon, King Solomon, I am my lover's and my lover is mine. No po? Sinasabi rin natin ngayon, ako ay sa Diyos at ang Diyos na ito ay akin. He is mine. No po? And sabi doon, ating conclusion, He is even for us. And because of the finished work of Jesus at cross and His resurrection, we can now enjoy Him and His eternal attributes. Ang Diyos po ay eternal at yung kanyang mga attributes na pinag-usapan po natin at marami pa habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, eternal din po yun. Mararanasan mo yun, kapatid. We can enjoy Him and His eternal attributes. We can experience Him and His best. And we can only stand in awe and exclaim, wow! Nung wala ka nang masasabi talaga, kundi, wow naman! Ang galing naman ni Lord! And, thank you! Let us conclude this message, mga kapatid, with this time. Masusunod po, aaralin po natin, yan po ay sa July 8. Kasi sa July 1, sa next Sunday po, meron po tayong guest speaker, si Laverne Dupot. Si Laverne Dupot po, siya po ay host, program producer po ng DCAS 702. Siya po ay nasa biyaya na rin. And nagkaroon po tayo ng chance para ma-invite po natin siya. So next Sunday po mga kapatid, kasama po natin yung mga kapatid natin sa Tinggay Taas. At kasama rin po natin yung mga kapatid natin sa Santa Rita. We're going to have a sweet time of fellowship with God. And makikinig po tayo sa Gospel of Grace na dala po sa atin ang ating guest speaker mula po kay, mula po sa DCAS 702. Amen mga kapatid, let us pray. Father, salamat po, we are grace. Salamat po Panginoon na ikaw po ay eternal na Diyos. Wala kang katapusan. At dahil wala kang katapusan Panginoon at nakikipagrelasyon ka sa amin, wala rin katapusan na mararanasan namin Panginoon ang katapatan mo, ang kabutihan mo, ang katakilaan mo, ang iyong Panginoong pagsama, ang iyong papapalakas, ang iyong pagpapagaling. Lahat po ito, Panginoon, ay available sa bawat isa po sa amin. At habang nananampalataya po kami, hayaan mo, O Lord God, na lalo namin maunawaan, makilala ka namin, Jesus, maunawaan natin ang mga kaparaan mo, dito, Panginoon, pagkatapos na ng krus. Salamat po, Panginoon, na ngayon ay nakikitungo ka sa amin sa pamagitan po ng bagong kasunduan. And this is because of the finished work of Jesus on the cross and His resurrection. Kapatid, narinig mo mensahe ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Huwag ka nanonood sa YouTube ngayon, wherever you are, sa amang lupanog ka ng mundo na ron, anong oras man yun, mahal ka ng Diyos. At nais ng Diyos na makipagrelasyon sa iyo.